Afternoon pala, kasi alas dos na dito. Good morning, guys! Andito ako sa bahay ngayon kasi wala akong pasok. Yan, guys, oh. Medyo meron nang nabago sa bahay namin, guys. Yan. Alam niyo, guys, wala. Wala akong masabi sa inyo kasi wala lang. Kumusta kayo? Ako, eto, mabuti. Medyo hindi pa makaka-uwi ng Pilipinas kasi meron akong binabayaran na property. Kumuha kasi ako ng lupa, guys. Para meron na malaking investment na nagawa, na naipon para sa akin, 'di ba? 'Yon. Ang hirap, guys. Ang hirap ng buhay ngayon. Kung alam niyo lang, mas masaya diyan sa Pilipinas. Kasi dito, malungkot. Malungkot ang buhay dito, guys, sa una lang. Minsan masaya, pero kasi dito, puro trabaho, guys. Puro trabaho, bahay. Madalas lang, pag wala akong pasok, ayun. Kasi nga, syempre, stress sa trabaho. Madalas talaga, stress ako sa trabaho. Umaano lang ako sa pupunta ako kung saan-saan. Sa outlet madalas para mag-shopping. Kasi yun yung nakakawala ng stress, guys. Yung pag nag-shopping ako. Kahit wala akong, isa lang mabili ko, ang importante, makalabas ako ng bahay. Ganun. Kuminsan, Gusto ko na talaga umuwi ng Pilipinas din, kaya lang. Para yun doon na talaga. Kaya lang, guys, may anak kasi ako, guys. Hindi ko siya maiwan dito, guys. Yan. Hindi ko siya maiwan dito sa Japan, hindi ko siya maiwan. Syempre nag-iisa ko siyang anak, guys, no? That's all. Hi, guys. Walang magawa. Nakakatamad dumalis, lumabas. Ewan ko ba, bakit ako tinatamaan? Nakakatamad! Ito yung kwarto namin. Ayan, yung vanity mirror ko. Bibili lang namin. Kasi yung salamin ko, yun lang yung mahaba lang. And guys, ang baby ko. Palagi kong katabi matulog to, guys. Ay. Nakakaantok. Alas 9 na ako nagising. Pagkatapos, tinatamad pa rin ako. Bukas may pasok na naman. Pasok na naman, guys. Nakakatamad. Trabaho, bahay. Kalungkot. Sana makuha ko na yung nanay ko. Para makapunta na siya dito, para may kasama na akong maglaboy.
Kasi nakakaalis lang ako pagka walang pasok yung isa. Pagka yung wala akong hamak na araw, may pasok siya. Hindi naman ako makapagtrabaho. Ay, hindi naman ako makapaglabay ba? Siyempre, walang sasakyan. Nako, tamad guys. Ay, nako. Saan tayo pupunta? Bango na. May papakita. Alam niya guys, yung friend ko sa trabaho, galing siyang Disneyland, binigyan niya ako ng pasalubong ito. Yan. Ngayon, yung nauna dito na nagbigay sa akin ng pasalubong, ganito rin ang binigay. Ayan pa yung ribbon. No? Ito yung ribbon niya. Katuwan. Coincidence? Pareho ko silang kasama sa trabaho. Ayan. Meron lang akong ikukwento sa inyo guys tungkol lang sa nangyari sa buhay ko bago ko na kilala yung boyfriend ko, yung kinakasama ko ngayon na 7 years na kami. Mag 8 years na yata. Yun, tungkol doon. Medyo pang maalala mo siya. Hindi naman. Kaya lang, talaga sa totoo lang, mahaba yung kwento na yun. Kaya lang, medyo pinaiksi ko na lang. Para may kwento ko lang sa inyo. May share ko lang yung buhay ko sa inyo. Yun lang guys. Yung boyfriend ko, 7 years na kami. Ano? Hindi pa kami nagpapakasal. Kasi kasal ako sa una. Sa una kong asawa yung ako. Yung tatay ng anak ko. Pero mahabang kwento. Dati ko pa siyang, naano ko pa siyang, may asawa ako, tapos nung nagkakalabuan na kami ng asawa ko, na babae siya eh. Hindi niya kilala sa akin itong boyfriend ko. 29? Hindi niya kilala sa akin. Pero hindi naman kami nagkatuloy. Kasi may nanira na pinsan ko. Niraan niya ako. Sabi niya, pipirahan ko lang daw. So, yun. Wala may communication ng 10 years. Pero na-divorce ko na yung asawa ko. Tapos, nung pumunta kami dito sa Japan, dahil nga, siyempre, Japanese yung anak ko, gusto ko makapunta siya dito siya mapag-aral. Dinala ko siya dito. Pero meron kami ina-apply na NGO na para tumulong sa amin. Na tumutulong sa mga anak ng Hapon. Eh, kasal naman kami nung asawa ko nung una. Tapos, yung anak ko, niregister niya rito sa Japan. Tapos, di nandito na ako. Nagtatrabaho na ako. Pagdating ko dito, may trabaho na ako eh. Tapos, sa dorm lang kami nakatira ng anak ko nung dorm ng company. Tapos, tumawag yung friend ko. Yung hindi ko na siya friend. Dati ko siyang manager. Siya yung nagpakalala sa akin dito sa boyfriend ko. Tapos, sabi niya, kaya siya nakatawag sa akin, kaya niya nalaman yung number ko dahil din sa pinsan ko yung nanira sa akin sa kanya. Hiningi niya yung number. Binigay ng pinsan ko yung number nung dati kong manager na nagpakilala sa akin sa boyfriend ko ngayon. Ngayon, pinaring ko lang siya. Nagalit din ako sa kanya nun kasi naniwala siya dun sa pinsan ko.
hindi ko lang kung naniwala siya o ano. Basta, yun. Tapos, kasi umuwi ng Pilipinas yun eh. Umuwi ng Pilipinas ng boyfriend ko eh. Para inipako, tas kasama siya. Yung dati kong manager. Kasi may asawang hapon din yun. Tapos, binigay niya yung number. Tapos pinaring ko lang. Tawag ang pinaring ko, pinaring ko lang siya isang beses. Tapos tumawag din siya. Tapos hindi naman ako nakatest. Sinagot ko, sabi ko, hello. Kaya, ikaw pala yan. Sabi niya ganun. Nakarating ka rin pala ng Japan after 13 years. Mabait daw kasi kung bata. Ganun. Tapos ganun, kinwento niya yung boyfriend. Sabi niya, si Tetchan, ganun. Nag-asawa, tapos nag-divorce din. Ng Pilipina rin ang asawa. Tapos yun, binigay niya yung number ko doon. Tapos yun, hanggang sa matawag na sa akin yun. Tapos hanggang sa pumunta rin siya sa amin, sa ano ako, Miyagen, malayo. Kasi sa Tokyo. Tawag-tawag kami, usap-usap kami sa phone, tapos pinuntahan niya rin ako doon. Tapos, ilang beses niya ako pinuntahan doon. Tapos hanggang sa naging kami. Tapos yun, 7 years na kami ngayon. Magkasama pa rin kami. Hindi pa lang kami kasal kasi nga, divorce nga ako sa asawa ko, guys. Pero, hindi pa anal ang kasal ko sa Pilipinas. So, kailangan i-anal muna bago ako makapagpakasal sa kanya. Kasi kailangan ko siyempre ng singleness, di ba? Wala, nakakalungkot. Magastos pa tayo. Di ba? Sana libre na yun kasi ilang years na kaming divorce na. Dinivorce ko siya. Yun lang guys. Yan ang aking story of my life. Okay. Thank you guys. Wala lang kasi kung magawa, pasensya na kayo. Kain tayo. Pasensya na at wala akong magawa. Hindi mo alas stress na oh. Ganto-ganto lang ako. Pero naglalaba ako. Naantay ko lang labahan ko. Tapos thank you guys. Bye. Bye-bye. Thanks for watching. God bless everyone.